paglandian sa pasyente. Hindi ba violation yun? Nililigawan si Zoe ng pasyente niya na si Doc. Hindi testigo dapat sa nanay niya. Hindi ko kailangan ng psychiatrist. Iba tong nararamdaman ko sa dati. Galit ako kay Carlos. Lalong-lalo na ngayon, hindi pa siya nahuhuli ng mga pulis. Kaya nga, Lynette, huwag ka naman masyadong mag-alala. Walang masamang mangyayari sa inyo ni Annalyn. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Kaya dapat magdoble ingat tayo, lalong-lalo ka na, Annalyn. Ito muna, bago ka mag-duty. Marami ka pang gagawin, isa lang. Sige na. Sige na! Sige lang. Sumakay ka lang. Kailangan magtagumpay ang plano namin ni Mommy. Meron kaming nakausap na nakakita kay Doc Carlos. Bakit? Ano bang sinabi? Sumakay daw siya sa truck ng gulay, papunta ng Maynila. Eh, hindi kaya si Carlos nga yung nakita ni Annalyn doon sa labas ng bahay? Kung si Carlos nga yun, delikado yung buhay ni Annalyn. Kriminal? Hari, kung galit ka sa akin, tatanggapin ko. Pero anak, please, go on with your life. Matapang ka, matalino ka, independent ka, at abutin mo mga pangarap mo. Make yourself proud. Huwag gayahin. Kayo po ba yung kausap ko sa phone? Opo, ako po yung Mrs. Dream ko na kaibigan. Tara, ma'am. Dito po yung sir. Dito po. Harry? Iwan ko po muna kayo. Magsabi lang po kayo pag may kailangan kayo. Salamat po. Sige po. Harry. Harry. Harry, gumising ka. Harry? Harry. Harry, gumising ka. Ano ba, Dad? Kasi umalis ka na, di ba? Harry, gumising ka, si Annalyn to. Annalyn? Annalyn, and si Dad? Wala yung daddy mo dito. Hindi pa nga siya nahuhuli. Andito siya eh. Alam ko nandito siya. Kausap ko siya noon. Andito si Dad. Alam mo, Harry, lasing ka lang. Hindi ako lasing. Alam... Harry! Hindi ako lasing. Alam ko, andito siya. Kausap ko siya kanina. Nandito si Dad. Sige nga, kung andito yung daddy mo, nasan siya? Ba't di ko siya makita? Ko alam. Baka natago. Baka inihol lang ulit ako. Basta nandito siya, alam ko, kausap ko siya noon. Kausap ko siya noon. Harry. Harry, makinig ka. Kapag nakita mo ulit yung daddy mo, kailangan mo sabihin sa akin. Kasi kailangan siyang makulong. Kailangan siyang malungkot sa mga ginawa niya sa nanay ko. At lalong-lalo na kay Tita Irene. Naintindihan mo? Kuya, excuse me lang po. May tatanong lang po ako. May nakita po ba kayong kasama nung kaibigan ko pong nasa table na yon? Parang wala naman kasi mag-isa lang siya nagiinom doon eh. Nang-aaway nga, lasing na lasing. Pero parang may lumapit sa kanya. Talaga po? Ano pong itsura? Matangkad eh. Lalaki. Sinasagot ni Annalyn yung tawag ko. Baka mamaya kung ano nang nangyari sa kanya. Lynette, baka may pasyente pa siya or baka nasa OR. RJ, alam ko yung schedule ni Annalyn. Kanina patapos yung duty niya. Huwag ka naman mag-overthink agad.
Hank! RJ, hindi mo kasi naiintindihan eh. May pagkakataon na lumayo si Carlos pero bumalik pa rin siya dito sa Maynila. Ibig sabihin yun, gusto talaga niyang gumante. Eh, paano kung si Annalyn ang balikan niya? Tawagan mo kaya ang mga kaibigan niya sa Apex. Baka alam nila kung nasaan si Annalyn. Doc Yula, kasama mo ba si Annalyn? Ano? Saan yun? Sige, salamat ha. Pinuntahan daw ni Annalyn si Harry sa isang bar. Zoe! What? Zoe, tatapatin na kita. Nililigawan ka ba ni Dax? What? No! Saan mo naman nakuha yan? It doesn't matter. Well, it matters because it's fake news. He's just my patient. Yun lang. Do you really think I'll stoop down that low? Magpapaligaw ako sa kriminal? At yung tao pong magpapakulong sa mami ko? Like... Well, I don't know. Baka naman desperada ka na. Saan mo ba nakuha yung fake news na yan? Oh, let me guess. Sa magaling mong anak. Hindi kaya siya yung may crush kay Dax? You know what? I wouldn't be surprised. Kasi mukha namang walang taste yung anak mo. Hey! Be careful what you say about my daughter. Then sabihin mo rin sa kanya, she better be careful what she says about me. Hindi si Justina nagsabi sa akin tungkol sa inyo ni Dax. Marami akong mga mata at tenga dito sa Apex. Eh di ipacheck mo sila. May opta tayo dito. May ENT. Kasi obvious naman. Malabo yung mga mata at tenga sinasabi mo. Excuse me. Hello, Nay? Annalyn! Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, ah! Nay, sorry po, ah. Hindi ko po kasi naririnig kanina, eh. Diba ang sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta kung saan-saan? Eh, bakit pinuntahan mo pa rin si Harry? Eh, paano kung biglang dumating dyan si Carlos? Eh, Nay, lasing na lasing po kasi si Harry. Kawawa naman po, wala pong tutulong sa kanya. Annalyn, hindi mo kargo si Harry. Hindi mo siya pasyente. Pero, Nay, kaibigan ko po si Harry. Diyan ka lang. I-text mo sa akin kung nasaan ka. Pupuntahan ka namin. Nay, wag na po. Sundo ko na lang siya sa driver, anak. Tara na, natin ko na kayo. Eh, Tay, parang po si Harry. Annalyn, bakit ba ang kulit mo? Ikaw na nga itong iniingatan, tapos ikaw pa itong pasaway. Alika na, umuwi na tayo. Tay, hindi po ako nagpapasaway. Kawawa po si Harry. Tsaka pinuntahan ko po si Harry kasi gusto kong malaman kung kinikita po ba siya ni Doc Carlos at kung nasan po si Doc Carlos. Ano sabi ni Harry? Nakipagkita ba sa kanya si Carlos? Nakipagkita pa si Carlos kay Harry? Hindi daw po. Siyempre, poprotektahan niya yung tatay niya. Tay, hindi naman po ganun si Harry. Hindi niya po kukonsintihin yung tatay niya. Annalyn, alam kong gusto mo lang makatulong. Sa bagay, Lynette, hindi pupunta si Carlos sa ganitong lugar. Takot lang niya mahuli siya. Tara na, uwi na tayo. Hatid ko na kayo. Tay, paano nga po si Harry? Kawawa naman po. Sandali.
Si Carlos! Si Carlos, ayun o! Tumakong palabas! Sundan ko lang, Lynette. RJ, huwag na! Tumawag kayo ng pulis! Sigurado ako si Carlos yun. Kailangan natin makatawag sa pulis! Nay! Justine! Ba't mo ako sinisiraan? Anong sinasabi mo? Bakit mo sinabi sa mommy mo na nililigawan ako ni Dax? Paano naging paninira yung katotohanan? Hindi nga totoo yun! Alam mo, kung si Pinocchio ka, malamang natusok na ng ilong mo yung mga mata ko. Eh kung sundutin ko talaga yung mata mo, ha? Para wala ka nang makita fake news. Sige, I dare you. Go! Justine! Zoe! What's going on? Hindi na natapos yung bangayan ninyo. Magpinsan pa naman kayo. Oo nga, Doc. Lagi na nag-aaway itong magpinsan na to. Doc, ito kasing si Justine eh. Ayaw ko tigilan. Ay nako, Zoe. Pwede ba kumalma ka? Kasi masyado ka na paghahalata ang guilty ka eh. Kung hindi ka nililigawan ni Dax, edi okay, fine, hindi. Pero kung oo, edi good luck sa'yo. And goodbye, kasi for sure mawawala ka na dito sa hospital. Excuse me. Hindi niya ako nililigawan, okay? Ma'am Lynette, hindi po namin nakita si Don Carlos. Na naman? Eh kung alam ko lang na hindi niyo mahahabol si Carlos, edi sana ako na lang mismo humabol sa kanya. Palpak na naman kayo! Palagi na lang kayong ganyan sa trabaho ninyo, ay ayusin niyo naman yan! Ma'am, sigurado ba kayo na si Don Carlos ko yung nakita niyo? Kasi po, nalibot na po namin ang buong lugar. At may mga checkpoint din po. Wala po nakakita sa kanya. Hindi po kaya na malikmata lang po kayo? Sigurado ako na si Carlos yun. Teka nga muna, bakit para yata ako sinisisi mo dito? Nay, ha? Nay, ma'am, hindi naman po sa ganon. Pasensya na po, naninigurado lang po kami. Sigurado nga ako, ba't parang hindi ka naniniwala sa akin? Nay. Nenek, gusto mo ba kumuha na lang tayo ng bodyguard para may protection kayo? RJ, hindi sapat yun. Kailangan marunong akong ipaglaban yung sarili ko pati na rin si Annalyn. Kailangan yung kaya kong proteksyonan yung kaming dalawa. Kailangan malaman ni Carlos na hindi na ako yung dati Lynette na kinakaya-kaya lang niya. Coffee, Ben? Sure, ate. Ay, nako. Wala na nga yung Carlos na yun. Pero hindi pa rin tinitigilan ng kriminal na yun si Lynette. Mabuti wala siyang ginawa kay Annalyn kagabi. Siguro nga dahil maraming tao sa bar. Alam mo, ate, I don't know what to do anymore to protect them. Thank you, ate. Well, gusto mo ako na kumausap kay Lynette about the bodyguard. Kukumbinsihin ko siya. Huwag na, ate. Alam ko naman busy ka dito sa Apex, lalo na kaka-resign lang ni Eric. Oh, so you heard about that. Sayang nga eh. Eric was doing well. Malaki yung ambag niya sa Apex. Oh, bakit ganyan ang reaction mo? I don't trust him, ate. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga siya. Matagal mo ng issue yun sa kanya, di ba? I don't like it that he's meeting board members behind our back.
And he's also meeting with businessmen without telling us. Ubeng, those are investors. Nasabi nga ni Eric, I want to bring the glory days of Apex back. And that's exactly what he's doing. Well, I just hope he doesn't end up like Carlos. Akala mo mabait, pero may sumay palang itinatago. Ubeng, Eric is a good guy. He only wants what is best for us, for Apex. Hindi siya katulad ng asawa mong doble cara. He's definitely not like Moira. Okay? Nay? Nay, sorry po sa kagabi. Pinuntahan ko lang naman po si Harry kasi naawa po ko sa kanya eh. Naisip ko po, wala na po kasi talaga siyang pamilya. Anak, naiintindihan naman kita. Pero sana, isipin mo din yung sarili mo. Selfish na kung selfish, pero buhay mo ang pinag-uusapan natin dito. Huwag na sanang maulit yun, ha? Nay, may isa pa po sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Kagabi po kasi, bago pa po kayo dumating ni tatay dun sa bar, may kutob po ako na andun po si Do Carlos. Ano? Tingin ko po kasi pinuntahan niya po si Harry eh. Kasi akala po ni Harry, ako po si Do Carlos nung inalalayan ko po siya. Sandali. Ang ibig mong sabihin, may kutob ka na nasa bar kagabi si Carlos, pero hindi ka pa rin umalis? Sorry na eh. Hindi ka ba nag-iisip? Anilin, hindi ba matalino ka? Alam mo, magpahinga ka na kaya? Okay naman ako eh. Nakakatulog ka ba ng maayos? Ano ka ba? Hindi pwede. Asyente kita. Sus! Ang sabihin mo, gusto mo lang talaga ako alagaan. Alam mo, tingin ko nade-develop ka na sa akin eh. Aminin mo na, hindi ako magtataka. Alam mo, siguro kung nagkakilala tayo ng ibang time or ng ibang circumstance, baka pwede. Pero ngayon, wala eh. It's complicated. Paano complicated? Dax, paano naman ako magkakagusto sa taong ipapakulong yung mami mo habang buhay. Di ba? Bakit naman ako papatol sa taong sisirain yung buhay ng mami ko? Yung buhay ko. Dax, kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, magkakagusto ka ba sa taong magpapakulong sa mahal mo? Hindi, di ba? Tsaka, ano na lang sasabihin ni mami pag naging tayo? Oh, isita mo. Anong ginagawa mo dito? To tell you I'm leaving Apex. Anong pake ko? We're not even friends. Not yet. I heard ipinasa ka ng lawyer mo sa iba. At nabalitaan ko rin na wala ka ng pera. Nawala na ba ang financer mo? It's your lucky day because I will help you. Oh,
hindi ka umalis? Bakit hindi ka umingi ng tulong? Bakit hindi mo kami tinawagan ng tatay mo? Siguro kung ginawa mo yun, baka nahuli na si Carlos at hindi na ako natatakot ng ganito! Ah, anong kaguluhan ito? Iniyasan yung dalawa. Nag-aaway ba kayo? Eh paano, Chang? Yang magaling yan yung apo, may kutob na pala na baka si Carlos ando doon sa bar kagabi pero hindi pa umalis! Ayoko lang naman po makadagdag sa stress mo eh. Kasi sobra na po yung pag-iisip mo kay Don Carlos na dalagdag pa po ko sa stress mo. Yun na nga eh! Alam mo na sobrang stress ako gabi tapos dinadagdagan mo pa? Tama na, ano pa? Oo nga, tama na. Hanggat hindi nahuhuli si Carlos, dito ka lang sa bahay. Simula ngayon, hindi ka muna magjo-duty. Nay, hindi naman po po pwede yun. Pwede! Kasalanan mo to eh. Sinikreto mo sa akin yung nangyari kagabi. Pati sana, hindi ko to ginagawa. Ano yung pinoprotektahan lang kita? Pero Nay, kaya ko po yung sarili ko. Hindi ka uubra kay Carlos! Eh Nay, kahit naman po andito lang po ako sa bahay, kung dumating po si Don Carlos, hindi po natin siya mapipigilan. Kaya please, huwag mo na po idami yung trabaho ko. Basta! Sundin mo ko anong sinabi ko sa'yo. Annalyn, sumasakit yung ulo ko sa'yo! Pero na, hindi ako pwede... Annalyn! Tiyabo mo na lumamig ang ulo niya. Alipasan mo na. I will give you the best lawyer and the money that you need. Why? Para makalaya ka. It's already being handled. Thank you very much. Okay. Mukhang hindi mo pala ako kailangan. Good day. Sandali. Ito naman, no? Ano ba? Prank ba to? O pinadala ka lang ni Giselle dito para lang kasalin ako? No. Pero nandito ako dahil kay Giselle. Asisimor. We may have different ways of doing things, but our goal is the same. Ang pabagsakin ang mga tanyag. At dahil alis na ako, kailangan ko nang magtutuloy ng maulan. Well, then you've come to the right person. Dahil hindi ko lang itutuloy yung plano mo, but I'm going to make sure that it's more devastating. Ang pabagsakin ang mga friend. May problema ka ba, Michael? Oo. Ikaw yung problema ko. Makiti! Wala na ba akong pwedeng gawin para maging tayo? Isa lang naman yung gusto ko eh. Yung lalaking gagawin yung lahat para sa love. Si Carlos, demonyo yun. Hindi uubrang dasal sa kanya. Ang sungay, ang katapat, sungay. Mami, ginagawa ko na lahat ng pinagagawa mo sa akin. Kahit pinagbabantaan ako ni Justine at ni Tita Giselle. Para alisin nila ako ng Apex pag nalaman na nagpapaligaw ako kay Dax. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong plano.